So what's up guys and welcome sa aking channel. Para sa video nito ay tuturuan ko kayo ng isang card trick. Bago natin simulan ng video ay mag-subscribe ka na muna sa aking channel and hit the notification bell para mapanood mo pa rin ang mga susunod ko pang uploads. So, let's get into the video. So, para sa card trick na to, ipapaliwanag ko na lang muna sa inyo kasi yung card trick na to, kailangan ng response ng audience para magawa. Since wala namang akong audience and since hindi nyo naman kaya mag-response in real time, which is agad-agad, ay sasabihin ko na agad yung trick. So, yung trick na to, kahit sa sarili ko, alam ko siyang gawin, hindi ko pa rin mapaliwanag kung paano nangyayari yun. So, para mas maintindihan nyo, papakita ko na lang sa inyo. Sisimulan natin ang trick na kukuha kayo ng 21 cards sa deck. Yeah, 21. Pwede naman ito nang gawin sa kahit sa mga uno cards, pero kailangan, bawal yung magkapareho yung kulay at magkapareho yung numbers. So, ayan. So, magsisimula yung card trick na to sa i-arrange nyo yung cards ng paganito. Ayan. I-arrange nyo yung 21 cards. So, ayan tong. Ayan. So, kung makikita nyo, nakadivide siya sa tatlong column. And ang gagawin ko dito, papipiliin ko yung audience na sa isip lang nila mamili siya ng isang card. So, since wala naman ditong pipili, mag-example na lang ako sa inyo. Kunyari, ang gusto nyong piliin na card ay ito. Kunyari lang, ito ang gagawin nating example, yung 8 of clubs. Ayan. Ngayon, pag tatanungin mo yung mamagican mo kung nasaan yung ano, nasaan yung card, kung nandito bang side, nandito sa pangalawa or nasa pangatlo. Eh since ito yung card natin, so hindi natin alam kunyari kasi yung audience mo nag-decide ng card mo. So ang gagawin mo palagi kung saan niya tinurong column, iyon ang ilalagay mo pangalawa. Parang ganito. Ito ang una mong kukunin. Since nandito yung card na pinili niya, ito yung pangalawa mong kukuhanin. Ayan. Kinuha na natin. Tandaan nyo, 8 of clubs. Next ay yung pangatlo. So next ay arrange mo lang ulit ng ganun. Ayan, ganun lang ulit. Ayan. Kumawa pa siya, nandito ulit siya. E di, tatarang ulit natin. Nasaan na yung card mo? Nasaan ang column? Sabi niya, nandito ulit, nandito. O di, ganun ulit. Kunin mo to. Then yung pangalawa yung nasa gitna yung kung nasaan yung ano niya. Yung card niya. Then, ulitin ulit natin. Ngayon, pag sinabi niyang ito na yung time na i-reveal mo yung card niya. Kasi, sa trick na to, pag sinabi niyang nasa gitna na yung card niya, automatic na kung ano yung pang number 4 sa gitna, yun ang card niya. Ayan, 8 of clubs. Hindi ko rin may paliwanag. Kung hindi kayo naniniwala, uulitin ko ulit yung trick. Mamimili naman tayo sa kahit saan. Kunyari ako, mag-i-stop ako. Stop. Ito. 3 of clubs. O sige, pag naman clubs ito. 3 of diamonds. Ay, 3 tuloy. 9 of diamonds. So, ayan.
9 of diamonds. Nandito siya nakalagay. So, game, nasaan yung card mo? Sabi mo sa audience, nandito, ito siya, ito. So, remember, pangalawa yung kung nasaan nakolom yung card niya. De, uunahin natin to. Sunod natin yung kung nasaan 9 of diamonds. Tandaan yung lahat. 9 of diamonds. Ulitin natin, ha. Nasaan na yung 9 of diamonds? Ito. Hindi, ito na yung pangalawa. Ito ulit yung unahin natin. Kagaya lang nung una. Ito muna. Pangalawa. And pangatlo. So, arrange ulit natin. Oh. Nandun ulit yung 9 of diamonds. Pero di ko alam kung ba't ganun ang nangyari. Nandun ulit yung 9 of diamonds. Ayan. Oh, isa. Diba? So guys, kung hindi kayo naniniwala na nangyayari to, pwede nyo itry yan sa bahay nyo. Pwede nyo rin isubukan. Basta sundin nyo lang yung steps. Pwede nyo rin i-magic. So guys, ayan. Sana na-entertain kayo sa tutorial na to. And pwede nyo rin yan subukan sa bahay nyo. And maa-amaze kayo na hindi nyo maipaliwanag kung bakit laging nandun sa pang-apat na place sa gitna lagi nag-e-end up yung pinili nyong card. Promise. Gawin nyo yan. Ganun yung mangyayari. Lagi nasa gitna mag-e-end up. And that's it for this video, guys. Kung nagustuhan nyo ang ating video ay leave a like and please subscribe to my channel once again. And hanggang sa susunod na video. Bye!